Mahirap talaga. Hey guys, welcome back to my channel. This is Richelle. I'm an international student here in Canada. And I'm gonna answer the most frequent question, which is, mahirap nga ba mag-aral dito sa Canada? And I'm gonna answer it while discussing in terms of the cost, the school, the work, our family, and friends. So, let's start. First is, kung mahirap nga ba mag-aral dito sa Canada in terms of the cost? Mahirap if you're not financially prepared. Kasi mahal ang tuition fee here in Canada. The tuition fee for the international student is 3 times more the tuition fee for the domestic or the Canadian. Tuition fee will cost you around 17,000 to 22,000 Canadian dollar per year. And if you will convert it into pesos, 700,000 to 900,000 per year. It depends on your program. So, mahirap talaga. And that's only for the tuition fee. And dyan papasok yung mga books. And yung other program, nire-require talaga ng books. And it around $100 to $300. But in our program, luckily, our instructors are very considerate. And on our first day, they let us choose if we want to buy a book or if they're gonna just upload it on our Learn. Yung Learn naman, ayun yung platform namin. Like, doon nila ina-upload yung mga quizzes namin, yung mga review materials, and also the PDF. So, ayun, syempre, yun yung pinili namin. Kasi mas makakatipid kami and very convenient sa side ng students. Okay. Next is with the school. Mahirap nga ba mag-aral dito sa Canada in terms of the school? And the answer is, yes, mahirap talaga, but kaya naman. Okay, i-explain ko yan. First is, mahilig silang magpa-grouping. Meron akong isang subject from the very start until the end, nagpapa-grouping siya. And the problem is, most of the international students have their part-time. So, mahirap maghanap ng time na available kayong lahat. Eh kasi ang mga school activities naman, binibigay yan right after school hours. And dahil yung problem kasi puro conflict yung schedule nyo, hindi na nagtutugma. So, some students, hindi na sila nakakapag-participate and yung some students naman, nagsistep up sila para may mapasa sila as a group. Yun yung mahirap doon. Mahirap makipag-communicate kasi meron din silang other things to do besides school. Mahirap maghanap ng schedule to work on the activity. So, ayun. Okay, last semester, I have 6 subjects and it's from Monday to Friday. And some days naman, I'll only have half day. It's either I have class in the morning or just in the afternoon. And guys, every class, every day, mahilig silang magpagawa ng activities, ng assignment, ng quizzes. And 2 pa sa subjects ko, every week sila nagbibigay ng quizzes. So, ayun. So, bukod na dun sa every class mo na may activities, meron ka pang every week na quizzes. Kaya, mahirap. Need mo talaga ng time management. And kailangan mo talaga i-schedule yung mga bagay-bagay. Kasi kung hindi, matatabunan ka ng mga school activities and quizzes. And guys, may mga deadline yun ah. And sa recitation naman, meron akong isang subject na mahilig talaga siyang magpa-recite. Hindi matatapos yung day nang hindi ka nagre-recite. It's either magko-comment ka or any suggestion or just share your opinion about the topic or your experiences before. And guys, there's one time na hindi gumagana yung lobster ko, eh may deadline na yun. So I emailed my instructor like, my lobster is not working and the deadline is on Sunday, what should I do? Then he replied, is asking if I am available para i-step by step niya akong mag-guide kung anong way, bakit hindi nag-work yun. And alam niya ba guys, yung internet namin yung problem. Yung internet. So, ayun. Wala lang. Shinare ko lang as a very sila approaching. And i-take talaga nila yung time nila para matulungan kanila. And every
class yon na mag-i-email sila sa'yo na if you have question, just ask me. If you want me to discuss certain topic, pwede ka magpa-appointment sa kanila para ma-discuss nila. Okay, and then sa work naman. Mahirap nga bang mag-aral habang nag-work? And guys, most of the international student nag-work talaga dito sa Canada. Para siyang normal thing na dito. And last November 15 nga, na-lift na yung 20 hours lang na pwede ka mag-work as an international. So, pwede ka na mag-40 hours or so. And guys, mahirap dahil diba kanina na-explain ko sa inyo kung gaano kadami yung activities. And yung work mo, nakaka-consume talaga siya ng time. Kaya nga pagsabi nila dito sa Canada, ang bilis ng oras. Kasi diba, may school ka and then may work ka. Pero luckily, I'm working with my ninang's business. So anytime, if may quizzes ako, nakaka-absent ako para makapag-review. Pero as an international student, sa tingin ko, mahirap talaga siya i-balance. Kasi may times talaga na nagpupuya talaga ako na hinahabol ko yung submission kasi natatambakan na ako. May quizzes, may activities, may groupings, may mga deadlines. Kaya kailangan talaga ng time management and I suggest planner para nakikita nyo yung mga list ng dapat nyong gawin dito. And super happy ko nga guys kasi na-survive ko yung first semester ko while doing part-time. Kasi, it's a new experience sa akin. Kasi, hindi ko naman na-try maging working student sa Philippines. Dito lang talaga. And, ayun, I'm so happy. Diba? Bagong experience yun sa akin. Okay, next is our family and friends. So, sa mga nakakilala sa akin personally, alam nyo kung gaano ka-close ko sa family ko and very dependent. And, ayun, but I decided to pursue studying here in Canada. And guys, mahirap siya sa una. Mahirap siya, sis. Okay, and also, yung friends, kasi yung family and friends mo nasa Philippines. So, yung communication, yung time difference, nababawasan na. And with my case, hindi kami everyday nagbi-video call, but everyday nagcha-chat kami. Kasi I have my life here and my life din naman sa Philippines. And sobrang busy din nila. So, like, we can't really do video call everyday. But I make sure na nakakapag-video call kami every week man lang. Di mo mako-compare siya if kunyari nag-dorm ka sa Manila. Kasi ako, nag-dorm ako for 6 months before mag-pandemic. And then, tapos, as in, like, weekly naman ako umuwi. Pero, iba eh. Iba yung feeling. Mas mahirap to. Kasi, alam mo, that time, anytime, pwede mo makita yung family mo. But here, malayo. Malabo din. Eh, nung nasa Manila nga ako, nagdodorm ako every week pa akong umuwi. And if not, pumupunta sila doon. Randomly binibisita na nila ako. So, ganun talaga ka-close. Dito kasi sa Canada, hindi nauso yung kunyari after yung bag school, sa subject kayo after, or kakain kayo sa labas, or what. Kasi may mga work kayo eh. May mga work, tapos yung iba naman, nagsisave kasi another gastos yon, hindi pa kompleto yung tuition fee. Ayun yung mga dilemma as a student dito. Like, ititipid mo na lang kaysa mo igasto. So, yung iba, nade-depress talaga kasi wala din sila nakakausap, wala silang relatives dito, and yung friends naman nila, busy. And kung sa Philippines naman, makikipag-communicate, yung friends nila doon is like 12 hours difference or 14 hours difference. Kaya mahirap talaga. So, if you're planning to go here, you have to be prepared. You have to be strong, but ayun, kaya naman eh, kaya. If you really want this dream, go for it guys, kasi nafe-feel ko na worth it siya at the end. So that's all for today. If you have question or what, just comment down below. Bye! See you on my next vlog.